Maganda ba yung business? Oo, oo, oo. Maganda ba yung complan? Oo, oo, oo. Maganda ba yung products? Oo, oo, oo. Tower ba? Oo, oo, oo. Payaman ba? Oo, oo, oo. Maganda ba yung sports car? Oo, oo, oo. Sasali ka na ba? Hindi. Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin, bakit maraming nahihirapan magpasali sa kanilang business? Or bakit ka nahihirapan pasalihin yung prospect mo or invites mo? There are plenty of reasons kung bakit, pero dito sa video na to, magbibigay ako sa iyo ng at least apat. First reason kung bakit nahihirapan magpasali tayo sa network marketing business ay dahil mahirap talaga. Mahirap talaga. Kahit sinong magaling na network marketer, walang 100% closing ratio. Ibig sabihin, kahit gaano pa kayaman ng isang networker, kahit gaano pa kagaling na speaker, kahit gaano pa kagaling mag-close, sa lahat ng mga makakausap niya, meron at merong magre-reject sa kanya. Walang networker yung lahat ng nakausap niya napasali niya. Walang ganon. Walang ganon sa history. I believe na hindi yun mangyayari kahit kailan. Unless, i-hypnotize niya yung tao. Bubudulin niya. Okay, so, when it comes sa context natin sa ethical, sa pagiging ethical, walang kahit na sinong network marketer, kahit sobrang galing pa, na talagang may 100% closing ratio. So, ibig sabihin, mahirap talaga makapagpasali sa business, sa network marketing, especially sa pangit na reputasyon na meron ang network marketing. Now, this doesn't mean, porque sinasabi ko to, isisisi mo na. Kaya pala hindi ako makapagpasali sa networking kasi pangit ang networking. Hindi yun ang point ko. Okay, ang point ko is isang factor yon. Okay, may reason yon. Pero that doesn't mean na isisisi mo na lang sa network marketing kasi kung ang reason talaga kung bakit nahihirapan tayo makapagpasali ay pangit ang networking, sana walang sumasali. Diba? Sana walang kumikita ng malaki sa network marketing and ang tinutukoy ko yung mga ethical na networkers, sana wala talagang umasenso sa network marketing. Kasi hindi yun ang pinakang reason. Okay, factor lang siya. Malaking factor lang siya. That is why create natin yung movement ng Ethical Nation. Okay, dahil yun yung purpose nun. Para in the long run, in the future, yung mga mapapasali natin sa network marketing business, hindi sila magkaroon ng hard time katulad natin na palaging sinasabi sa network marketing, pangit, pyramiding, scam. Okay, yun yung isa sa mga ultimate vision ng Ethical Nation. Dadating yung time na sa pagiging ethical natin, sa paggawa natin ng tama, dadating yung time na gaganda rin yung paningin ng tao sa network marketing. Nasasabihin nila, meron pa rin magsasabi na pyramiding, scam, yung mga nasa una lang yung mayaman. Meron pa rin magsasabi ng ganon. Pero dadating yung time na may mga tao magsasabi na hindi naman lahat ng networkers ganon. Okay, so yun yung isa sa mga goal natin sa Ethical Nation. At para magawa natin yun, hindi yun sa pamamagitan ng pagpo-post sa Facebook or paulit-ulit na spam na magandang networking, the best ang networking, walang umasenso sa pagtatrabaho. Hindi ganun yung point ko. Okay, hindi sa ganung pamamaraan. Kundi sa pamamagitan ng pagiging isang ethical networker. Kumbaga, parang meron akong isang nabasa na, hindi ko alam masabi ko story ba to or ano. Pero merong isang, siguro story nga, kasi kinikwento ko na. No? Merong isang student, okay, Zen student, na lumapit sa isang Zen master. Meron kasi siyang bote na may laman tubig pero madumi. Pero ang ginagawa niya, kahit anong linis niya dun sa bote na yon, talagang hindi natatanggal yung dumi. Meron at merong natitira na dumi. So ngayon, ang sabi nung Zen Master, merong mas madaling paraan para matanggal mo yung dumi na yan na hindi mo kailangan linisan. Okay? Hindi mo kailangan sabon, hindi mo kailangan linisan ng linisan. So ang ginawa nung Zen Master, yung bote na yon, may dumi sa loob, ang ginawa niya, pinunuan lang niya ng tubig. Tapos habang pinupunuan niya, hindi siya tumigil kahit na umaawas na yung tubig. So habang nakikita ng estudyante yon, umaawas ng umaawas yung tubig, sumasama unti-unti yung dumi. Okay, sumasama dun sa pag-awas ng tubig. So dinaredretso lang ng Zen Master yung paglalagay ng tubig hanggang sa mawala na lahat ng dumi. Tapos nung isinara na nung Zen Master yung bote, pure na yung tubig. Okay, malinis na, natanggal na yung dumi. So ano yung moral nung story? I-try nyo yun, no? Alam mo, na-discover ko yan nung nag-uugas ako ng plato, meron kami lalagyan ng sabon, dishwashing liquid. Pagka pinupunaan ko siya ng bago, kasi hindi naman kami gumagamit ng, dishwashing liquid na puro
tapos nilalagay sa noon. Ginagawa namin yung tinuro sa akin, yata sa akin ng nanay ko, limot ko na. So, ganun yung ginagawa ko. Pero ang ginagawa kasi, nililinisan ko muna yung bote, yung pinaglalagyan ng dishwashing liquid. Pag nililinisan ko siya, kahit anong linis ko sa kanya, meron at merong sabong natitira. May bula pa rin sa loob. Tapos nung nakilalaman ko tong story na to, trinay ko. Ang ginawa ko, inano ko lang. Pinaawas ko lang yung tubig hanggang sa mawala yung bula. Effective! Okay, I'm sure yung iba sa inyo, gagawin nyo na rin yun, susubukan nyo na rin. So, ganun, ano yung point ko, bakit ko kinikwento sa inyo to? Kasi ganun yung ethical nation. Okay, ang goal natin ay hindi linisin ng linisin yung bote. Ang goal natin is punuan siya ng punuan ng malinis na tubig hanggang sa matanggal yung madudumi. Okay, ibig sabihin, dumami na dumami yung mga ethical networkers hanggang yung mga unethical networkers maging ethical na din or mawala na lang sila. So, yun yung point kasi mabubuking yung kalokohan na ginagawa nila. Eh. So, ganun yung goal natin sa ethical nation. At kaya ko to sinasabi sa'yo is para maging part ka ng ethical nation. Regardless kung nasa ang company ka, kung saan network marketing company kakabilang. Pag pinapanood mo yung mga videos ko, yung mga tinuturo ko na strategies na ethical na paraan ng pagpapasali sa tao, ethical na paraan ng pagbibuild ng network, kapag ginagawa mo yon, mahirap. Okay, sasabihin ko na kagad sa'yo, mahirap siya. Lalo-lalo na kung yung mga kasamahan mo is mga unethical na networkers. Mahirap itong gawin. Pero in the long run, hindi lang ikaw yung mananalo, kundi yung buong team mo, pati na rin yung buong industry ng network marketing. So I hope makasama ka namin doon sa vision na yun. So yun yung first reason. Bakit nahihirapan yung mga networkers, especially yung mga baguhan, na makapagpasali kasi nga ang pangit ng network marketing industry. So starting today, ang solution is hindi mag-quit. Okay, baka gamitin mo yun as an excuse para mag-quit or tumigil sa network marketing. Hindi. Ang solution is linisin natin, okay, sa pamamagitan ng pagiging ethical networker. Ikalawang reason, palagi ko tumbong ang bibig, is walang seses. Seses! Walang specific, effective, step-by-step ethical strategies. Seses! So, kapag ka wala ka talaga seses, mahihirapan ka talaga na kumita sa business. Kasi hindi mo alam kung paano mo siya gagawin. Hindi mo alam kung ano ba talaga yung tama. Okay? Hindi mo alam kung paano ka ba talaga kikita. Especially kapag puro baliwan lang, puro poweran lang, puro motivation lang, paulit-ulit lang. Once again, hindi ko sinasabi na pangit yun, necessary yun, kailangan yun. Okay? Kailangan yun as a network marketer, yung baliwan na may direksyon. Okay? Baliwan na hindi yung pagkatapos mong mabaliw, hindi mo naman alam kung anong gagawin mo pagkatapos. Comment kayo sa baba kung na-experience yung ganito, yung baliw na baliw ka pagkatapos mong umattend ng training mo, ano yun, umattend ka ng event or whatever, baliw na baliw ka, di ba? Hindi ka makatulog. Pero kinabukasan, alam mo yun, anong gagawin ko? paano ako magsisimula? Hindi mo alam kung paano, yun yung baliwan na walang direksyon. Ang tinutukoy ko na magandang baliwan is yung baliwan na may direksyon. Yung pagkatapos mong mabaliw, alam mo exactly kung anong gagawin mo next step, which is ethical. Okay, ethical strategy, so which is yung tinatawag ko na seses. Seses! Okay, kapag kawala ka nun, sigurado na paulit-ulit na rejection and failure sa mangyayari sa'yo, makapagpasali ka man or makabenta ka man, tsamba lang yun, ibig sabihin hindi siya magtatagal hanggang sa paulit-ulit na mangyari sa'yo, yung rejection at failure, hanggang sa mag-quit ka na lang. Okay, so yung second reason bakit nahihirapan makapagpasali sa network marketing. Ikatlo is walang effective tools and system. Okay, tools and system. Isa sa mga reason kung bakit nag-succeed yung mga franchise business, especially na Jollibee na lang gamitin natin na example. Actually, hindi lang franchise business. Lahat ng mga successful na business na maiisip mo sa panahon ngayon, meron silang effective system and tools in place. Okay, naisip ko lang kasi bigla yung fast food or yung franchise business na Jollibee kasi sila yung mabilis na madaling gamitin na example kasi sila talaga yung ang binibenta talaga nila is bukod yung pangalan, bukod sa pangalan ng Jollibee na kilala na, another is yung system nila. Yung sistema nila na ready to use na gagamitin mo na lang, aaralin mo na lang kung paano siya tumatakbo, tas para at least may idea ka. Yung iba nga, alam ko, pag nagpa-franchise sila, hindi naman na nila merong ibang nag-aaral para sa kanila, sila tag-invest na lang. May mga ganon. Ang pinakang point doon is, may sistema na in place, gagamitin na lang. Ngayon, kung hindi mo pa napapanood yung The Founder, recommended ko rin yung video na yun, though sa totoo lang, magiging honest ako sa inyo, hindi ko gusto yung ugali doon ni Ray Kroc, yung founder nung, actually hindi siya founder, siya yung nagpalaki sa McDonald's, hindi ko gusto yung ugali niya doon, pero ang maganda kasi the part doon is yung system, okay, nung ginagawa nila, yung binubuo nila yung McDonald's, yung paano nila nagawa yung system, kasi yung McDonald's yung pinakang kauna-unahan, kung hindi ako nagkakamali, yun ang kauna-unahan nakagawa ng ganong klase ng system. Naginaya na lang ng iba pang mga fast food na business. So kung wala kang effective tools and system, mahirapan ka kasi mano-mano ikaw yung kumakausap sa prospect mo, mano-mano ikaw pa yung
nakikipag-meet sa kanila, tapos nai-Indian ka, nagagastusan ka, pupunta ka ng office, yun yung traditional way. And once again, hindi ko sinasabing mali yun. Okay lang yun. Pero kapag ka, ganun lang ganun yung ginagawa mo, ganun lang ganun yung na-experience mo, mahihirapan ka. Meron nga akong kausap recently lang, estudyante siya na networker. Ang pinampuhunan niya sa business niya na sinalihan niya is 4,000 pesos, pero yung nagastos niya, umabot na ng 5,000 pesos tapos wala pang bumabalik. Power yun, di ba? Kasi ang mga pinaggagastusan niya, pamasahe, pag-attend ng mga poweran training na walang direction, mga damit para magmukhang mayaman, ewan kong mga gadget din. Pero yun yung mga nabanggit niya sa akin eh, yung damit daw, power outfit, di ba? Once again, hindi ko sinasabing mali yun, pero yun yung pangit doon na part. Kapag ka, wala, yun yung ginangyayari kasi kapag wala kang effective tools and system. Okay, yung old school, yung traditional way pa lang, pa rin yung ginagamit. Mas malaki yung nagagastos mo kaysa bumabalik sa'yo. Yun yung nangyayari sa mga traditional networker. Akala nyo lang, okay, ako na mismo magsasabi nito sa inyo, akala nyo lang yung mga iniidolo nyo, okay, hindi ko na lang siyempre sasabihin kung sino sa kanila, or alam naman nila kung sino sila, or baka kilala mo. Okay, yung mga iniidolo mo na mga power payaman na mga upline sa multi-millionaire club, whatever, akala mo lang, di ba sobrang laki ng kinikita nila, most of them, walang malaking savings, most of them, yung sasakyan nila barely scratching by yung term doon, o yung nilalaban na lang talaga, di ba? Hindi mo alam na yung sports car nila, ilang buwan nang hindi nababayaran, may mga ganon. I'm not sure kung ano, kilala mo sila, pero meron yan, maraming ganyan. So, siyempre hindi ako magbabanggit. Ikaw na lang bahalang mag-discover kung sino sila. So may mga ganon. Kasi ang nangyayari, mas malaki yung nilalabas nila kaysa bumabalik sa kanila. Kasi traditional ng traditional way yung ginagawa. Walang effective tools and system. Kaya kapag wala kang effective tools and system, just imagine. Kaya maraming networkers, ang daling ma-burnout. Kasi ganon yung ginagawa nila mano-mano eh. Diba? May pros and cons yun. Ako, especially sa team ko, tinuturuan ko pa rin sila ng manual. Pero ang pinakang ginagawa namin is ginagawa namin siyang efficient. Yung manual, kaya ako tinuturo sa kanila, ibig ko sabihin ng manual is yung pakikipag-meet sa prospect, pakikipag-usap sa kanila, yung presentation, manual presentation. Kaya ako lang tinuturo yun is kapag ka nandun sila sa sitwasyon na kailangan nilang gawin yun. Pagka nandun sila sa sitwasyon na kailangan nilang gawin yun, at least alam nila kung paano. Pero most of the time, ang ginagawa namin is online. Okay, gamit yung aming system and tools. Ikatlong reason, ikaapat na pala, na reason kung bakit maraming hindi kumikita sa network marketing, maraming nahihirapan makapagpasali na kanilang prospect is wala silang effective na mentor. Okay, kadalasan ng mga nagiging mentor is mga self-proclaimed mentors or mga boss type na mentors, hindi talaga leader. Boss, ibig sabihin yung inuutusan ka lang kung anong gawin pero mismo sila, hindi naman nila ginagawa. Or, kuituring ka nila pala, parang empleyado. Diba, yung mga nagsasabi na yes apps lang daw, diba? Wag ka nang mag-isip, wag mong gamitin yung utak mo, makinig ka na lang at sumunod. Diba, yung mga ganon. Okay, hindi effective na mentor yung mga ganon. So, yun yung isa sa reason kasi kapag hindi effective yung mentor mo, ibig sabihin hindi effective yung tinuturo sa'yo, ibig sabihin hindi magiging effective kung ano yung magiging result mo. Diba, mindset equals action equals result. So, ganon yun. Parang ganon din yun. Mali tinuturo sa'yo, mali yung magiging result. Especially kung ikaw ay isang ethical networker, tapos unethical yung mentor mo. Sobrang hirap. Tagilid, di ba? Ang hirap talaga nun. Kasi puro unethical, puro labag sa loob mo yung ipagagawa niya sa'yo. Yes, kumikita sila kasi nga nagsisinungaling, nangahype, nangangako ng spillover na di naman natutupad. Di ba? Nagbibigay ng mga false expectations sa prospect. Yes, kumikita. Pero alam mo sa sarili mo, hindi kaya ng konsensya mo yun. Okay, kung siya nakaya ng konsensya niya, alam mo sa sarili mo, hindi mo kaya. So, kung ganun yung klase ng mentor mo, mahihirapan ka talaga makapagpasali kasi hindi mo susundin kung ano yung unethical na tinuturo niya. Now, kung ikaw ay isang network marketer na nag-i-start from scratch, zero, wala kang downlines talaga, tapos puro unethical yung tinuturo siya, tapos nafo-frustrate ka na, nahihirapan ka na, puro failure sa rejection na naranasan mo, tumatagal ka na, walang nangyayari sa'yo, pwede ka mag-send ng message sa akin, makikita mo yung link sa ilalim nitong video na ito. Basahin mo lang sa description yung link papunta doon sa Facebook page ko kung saan doon mo ako pwedeng kausapin para mabigyan kita ng payo kung ano yung pwede mong gawin. Pero kung ikaw naman ay isang networker na siguro dati kang unethical tapos gusto mo na maging ethical tapos may mga ilang mga downlines ka na kahit isa pa yan, kahit isa lang downline mo, dalawa lang downlines mo, tapos gusto mo maging ethical pero hindi mo alam exactly kung paano mo gagawin, I would highly recommend you the ebook na Networker's Edge. Okay, itong ebook na to ginawa to ng isa sa mga kaibigan ko dito sa business namin. Nagtuturo doon kung paano yung basic prospecting, presentation ng business, follow up, closing the deal at marami pang iba. Actually, meron siyang tinuro doon na ako mismo as of
2019, May 2019, hindi ko pa rin tinuturo. Okay, merong isang something very powerful nun na tinuro niya na hindi ko pa rin tinuturo sa ngayon. So I know malaki may tutulong nun sa'yo. Hanapin mo lang rin yung link sa description ng video na ito. Ang pangalan ng ebook na yun is Networker's Edge. Okay, hanapin mo yung description sa link para malaman mo kung ano pang information regarding dun sa ebook na yun. Dahil I'm sure makakatulong yun sa'yo para maturuan ka ng effective yung seses na ethical. Okay, yung actually, seses, ethical na yun. Okay, para maturuan ka ng seses dun sa ebook na yun, and I'm sure malaki may tutulong nun sa'yo. So, ayaw, marami ka natutunan dito sa video na ito, and feel free to like, comment, and share. Kung meron ka mga katanungan, comment ka lang dyan sa baba. Baka magawa natin ng video next time. Nagustuhan mo tong video no, click mo yung like. And kung meron ka mga kilalang network marketers na nag-struggle, nahihirapan makapagpasali sa business nila, pwede mong i-share itong video na ito para makatulong rin sa kanila. So, once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you.